So, paano po kumuha ng RPM at CPM? Ayan, so open nyo po yung Chrome tube. Tapos, i-click nyo po yung right side. At i-click yung YouTube Studio. Ay, i-click po natin yung analytics, yung parang ano, from the start sa ating profile. Ayan, so magbibilang po tayo from 1 sa ating profile sa left side. 1, 2, 3, 4, 5, and pang 5 po analytics. Ayan. I-click po natin yung kita. And change po natin yung ating date to custom. Ayan, nasa right side po yung date, nasa taas. Ayan, tapos halimbawa ang pizza po natin is 8. So kunin po natin yung CPM at RPM is 6 po. June 6 po, kasi po delay po tayo ng 2 days. Ayan, so June 6 ang pagkuha ng RPM at CPM. Lagi po natin tatandaan na pagkuha ng CPM at RPM is always po delay po ng 2 days. Ayan, tapos i-click po natin yung mga kumikitang video or see more natin, kasi nag-load po yung ating internet. Ayan, so after nito, may nababasa po kayong ang tinatitsyang kita mo ayon sa video or ano bang English nyan. Ayan, i-click nyo po yan. Tapos, mas marami pang sukatan or more metrics. Ayan. Tapos, i-click nyo lang po yung word na RPM. Ayan, i-zoom out ko po. Ayan, so ito po yung RPM. Ayan. So, click nyo lang po yung RPM. Ganyan lang po ang pagkuha ng RPM. So paano naman po yung kunin yung CPM? So sa pangalawa naman, so pumili ng pangalawang sukatan. Ayan, so click more metrics or mas marami pang sukatan. Ayan, so click po natin yung CPM. Ayan po. So at ma'am, ayan, RPM at CPM. So ganyan po ang pagkuha ng RPM at CPM po para sa pag-entry. Ayan. So, always po natin tatandaan na pagkuha po ng RPM at CPM is always delay po ng 2 days, which is halimbawa 9 ngayon. So, ang pagkuha ng RPM is 7. Basta lagi tatandaan na always delay po tayo ng 2 days. Ayan po. Thank you so much and God bless. Have a good day.